distributed computing terms tayo. Tatlo. So yung code mobility sa distributed computing is ability to run codes, but it can be moved from one machine to another. So ibig sabihin sa distributed computing, yung code mo is hindi lang sa isang machine gumagana, pwede rin siyang gumana dun sa kabila. So dun mo makikita kung bakit ang Microsoft Office o ang Visual Basic for Application is pwede sa distributed computing, kasi hindi lang siya sa isang machine gumagana. Pag gumamit ka ng VBA, sa lahat ng machines gumagana siya. Meron siyang forward and meron siyang forward and downward compatibility. 'Di ba? Yung sinasabi ko, merong compiler directive. Kung lower version ng VBA yung kukunin mo or kung higher version yung pinapatak mo. So yun yung code mobility. Yung code on demand naman is any technology from a server computer to a client. So ibig sabihin yung program mo galing sa server pero pwede rin siyang gumana sa client. Okay. Yung remote evaluation is yung transmission ng executable code. Tinatransmit mo na yung executable code o executable program from client to the server. Pero, subsequently, i-execute agad ng server. So, ibig sabihin, ililipat mo from client to server, pero pagaganahin agad sa server yung executable code na ginawa mo o yung executable program na ginawa mo. Kaya nga tinawag na lazy evaluation kasi pag inilipat mo, patatakboy mo agad. So, dun malalaman, dun palang malalaman mo na kung pwede. Kaya remote evaluation. Kasi dun palang malalaman mo na paglipat niya sa server, patatakbuhin mo agad yun. Subsequent, ibig sabihin, pagkalipat mo, agad-agad patatakbuhin mo siya sa server. So, yun yung term sa distributed computing na napag-aralan natin. Na parang bago sa akin. So, yun yung para sa akin ngayon, yung bago sa akin ngayon, yung code mobility, code on demand, at saka remote evaluation. So, yun yung bagong dagdag sa akin ngayon. So, yun lang.